po pag-abala. Ating tunghayan ang ating mga banal na kasulatan, mga kapatid. Sa Book of Ephesians. Punta tayo sa ating KGB Bible, Sister Mary Ann. Ephesians chapter 1. Babasa lamang ako ng isang verse, mga kapatid. Verse 13. In whom ye also trusted, after that ye heard the word of truth, the gospel of your salvation. In whom also after that ye believe, ye were sealed with that Holy Spirit of promise. Amen. And amen. You may be seated, mga kapatid. So tayo tumungo sa ating PowerPoint para hindi po tayo masyadong maabala. Paki-ready ng ating PowerPoint, Sister Mary Ann. So tayo po ay nasa pagtatalakay pa rin ng same subject. At ito po ay part 3 na, mga kapatid. So ang ating pinaka-foundation na konteksto ng mga talata ay ang Ephesians chapter 1 from verse 13 to 21. So next slide. Dito tayo nagtapos nung nakaraang Sunday. At ang sabi diyan, mga kapatid, yung tinatawag na the great exceeding power to usward who believe, yung power diyan, yung exceeding power. Hindi lang basta-basta kapangyarihan, kundi tinawag ito ni Apostle Pablo na dakilang kalakhan. Napakadakilang kapangyarihan. It is divine power, mga kapatid ko, sapagkat walang ibang dakilang kapangyarihan kundi ang kapangyarihan ng Diyos. Bagamat napakaraming kapangyarihan na umiiral sa silong ng langit, mga kapatid, kahit ang kampon ng kaaway ng Diyos ay nagtataglay din po ng kapangyarihan, kahit ang mga tao ay may kapangyarihan sa kanilang sarili. Pero pag pinag-usapan ang dakilang kapangyarihan, the divine power, yan ay ang kapangyarihan ng Diyos, mga kapatid. At yan palang kapangyarihan na yan, yung divine power na yan, mga kapatid, yan ay mananahan, hallelujah, sa mga sumasampalataya. Amen. So this kind of great exceeding power, mga kapatid, ay matatanggap, marireceive ng isang tao na sumasampalataya. So sino sa atin dito ang tumanggap na nito? Diba? Pag sinabi pong tinanggap, mga kapatid, alam mo kung kailan mo yan tinanggap. Alam mo kung ano yung bagay na yung tinanggap. At dapat iniingatan mo yung bagay na yung tinanggap. Hindi pwedeng paniwalaan mo at ariin ng isang bagay at sabihin mo na meron ka nito pero hindi mo alam kung paano ka nagkaroon nito. Ni hindi mo alam kung sino ang nagbigay, kailan ibinigay. So kinakailangan ang bagay na ito na ating pinag-uusapan ay maging malinaw sa bawat isa. Maalaman, mga kapatid, sapagkat hindi ito basta-basta na kapangyarihan na darating sa isang tao na hindi niya ito nalalaman. Naalala nyo yung mga alagad ni Juan sa Acts chapter 19 nang hindi pa nila nare-receive ang dunamis nang ma-meet nila si Apostle Pablo along the way after ng meeting sa Episo. Yung 12 disciple ni John the Baptist nang ma-meet ni Pablo, ang tanong agad ni Pablo, have you received the Holy Spirit of promise since you believe? Diba, tinanggap nyo na ba ang pangakong Espiritu Santo magmula nang kayo ay sumampalataya? So, naniniwala po ang mga disciple ni Juan sa Diyos, the God of Israel, pero hindi nila lubusang kilala kung sino si Kristo. Diba? Sapagkat yung mga lubusang nakilala si Kristo, hallelujah, yung mga alagad ni Juan na nakilala ang Panginoon, iniwan nila si Juan. Diba?
Sa John chapter 1, sa pagpapasimula ng Book of John, yung dalawang alagad ni John the Baptist, na kung saan ito ang unang dalawang naging disipulo ng Panginoon, nang marinig nila na sinabi ni Juan Bautista na narito ang kordero ng Diyos na mag-aalis ng kasalanan ng sanglibutan. Nang marinig nila at nang makita ang ating Panginoon, iniwanan nila si Juan at sumunod sa ating Panginoon. Diba? So, lahat ng sumunod sa Panginoon, mga kapatid, meron silang nakita at meron silang bagay na sabi natin na unawaan. Kaya nga yung 12 na na-meet ni Apostol Pablo sa Book of Acts chapter 19 na naitala doon, hindi nila ni-receive pa ang Espiritu Santo sapagkat tingnan nga natin, Sister Mary Ann, alang-alang sa mga hindi familiar dito at nakalimutan na Acts chapter 19, hindi naman tayo nagmamadali, mga kapatid. Acts chapter 19, verse 1. Sabi diyan, it came to pass that while Apollos was at Corinth, Paul, having passed through the upper coast, came to Ephesus, and finding certain disciples. Verse 2, he said unto them, have ye received the Holy Ghost since ye believe? And they said unto him, we have not so much as heard whether there be any Holy Ghost. So sabi ng mga alagad ni Juan, wala kaming masyadong naririnig patungkol sa Espiritu Santo. So ibig sabihin, meron na rin po pala silang narinig. Diba? Meron na rin silang, siguro dahil nga nagmi-ministry ang ating Panginoon, meron na rin silang nauulinigan. Yung mga rumors marahil, yung mga kwento-kwento, ganito nga ang nangyayari. Sabi nila, not so much. Ibig sabihin, hindi pa talaga naipahayag ito sa kanila ng buo o sabi natin ng mas malawak na pagpapahayag o pagtuturo. Kaya hindi pa nila ito tinanggap. Verse 3. At sinabi niya, kung gayoy, sa ano kayo binautismuhan? At sinabi nila sa bautismo ni Juan. So yan ay ang bautismo sa pagsisisi sa tubig. Verse 4. Sa Tagalog na lang natin basahin, Sir Mary Ann. At sinabi ni Pablo, nagbabautismo si Juan ng bautismo ng pagsisisi sa tubig. Sa tubig yan. Na sinasabi sa bayan, sa angkan ni Israel, na sila ay magsisampalataya sa darating sa hulihan niya sa makatwid bagay kay Jesus. So yan po yung layunin ng bautismo sa tubig sa pagsisisi sa pamamagitan ni Juan Bautista na bagamat hindi patuwirang nagmi-ministry ang ating Panginoon ng mga unang bahagi ng ministeryo ni Juan Bautista, ang layunin pala ng ministry ni Juan at bakit binabautismuhan ang mga tao, ang mga Hudyo, sapagkat kinakailangang sila ay maihanda at kinakailangang ang mga taong ito ay sumampalataya sa Panginoong Hesukristo. Amen. Verse 5, at nang kanilang marinig ito, so merong pagtuturo, mga kapatid ko, yung pagka-record dito ni Luke, ay, kumbaga, itong pagkasulat ni Luke ay, ano na lang to, mga highlights, mga point. Hindi na talaga, dinetalye lahat. Naniniwala ako na napakarami ng napag-usapan ni Apostol Pablo at ng 12 disipulo. It takes time. Kaya nga, at nang marinig nila ito, marami silang napakinggan, mga kapatid ko. Naunawaan nila yung bagay na itinuro ni Pablo, kaya nagpasya silang magpabautismo sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. So nagpabautismo sila ulit, nagparibaptize sila. Nabautismohan na sila ni Juan, pero muli silang nagpabautismo sa tubig. Kaya nga, kung titingnan nyo sa bahaging yan, mga mahal kong kapatid, matagal yan. Nang magpasya silang magpabautismo, di natin alam kung saan merong ilog. Nung panahon na yon, nasa Epeso sila at nang maintindihan nila ang turo ni Apostol Pablo at nagdesisyon ang 12 na Pablo, nais naming magpabautismo. Nais naming tanggapin si Kristo. Kaya sabi ni Pablo, sige, tara, hanap tayo ng ilog. Hindi na natin yan mababasa dyan, pero yung po ang nangyari.
Naintindihan niyo po ba? So it takes time. Marahil nagsuggest yung ibang alagad, doon na lang tayo sa River Jordan, kung saan kami unang nabautismoan. Tara, punta tayo doon. So gaano kalayo yon, mga kapatid ko? Hindi natin alam kung gaano katagal silang maglalakad. O baka may nagsabi rin, hindi, dito, sa isang piso. Diyan sa part na yan, merong ilog, merong tubig. So habang papunta sila doon, nagsisharing pa sila. Diba? Nagkakaintindihan ba tayo? So wag natin basahin ang Biblia na kagaya ng kung ano lamang yung nandyan, mga kapatid. Basahin natin to ng merong unawa. Kaya nga ang tawag dyan sa pagbabasa natin, konteksto. Pag sinabi pong konteksto, nilalaman. Pag teksto lang, yan yung mababasa nyo mismo. Verse 5, ang tawag yan, teksto. Kung ano yung nabasa nyo, yun na yun. Pero ang Biblia, konteksto yan, mga mahal kong kapatid. May mga bagay na nasa loob niyan. Kaya sabi niyan, nang marinig nila ang pagtuturo ni Apostol Pablo, sila ay nagpabautismo sa pangalan ng ating Panginoon. Verse 6, so nabautismo na sila sa tubig, mga kapatid. At nang maipatong na ni Pablo sa kanila ang kanyang mga kamay, ay bumaba sa kanila ang Espiritu Santo at sila'y nagsipagsalita ng mga wika at nagsipanghula. So mamaya dadaanan natin yan sa pagpapatuloy. So nang mabautismohan sila sa tubig, nagsisi sila, sumampalataya sila, si Pablo mismo ang nagbautismo sa kanila, mga kapatid. At after ng water baptism, pinatungan sila ni Pablo ng kamay at pagkadakay, they receive the Holy Spirit, mga kapatid. And they began to speak with tongues and they prophesied, mga kapatid. So balik tayo sa ating PowerPoint, Sir Mary Ann. So, okay, balik tayo ulit sa KGB natin. Kasi may gusto akong tingnan sa episo, sa konteksto natin. Ephesians 1. Sir Mary Ann, Ephesians 1, verse 13, yung binasa natin kanina. Episo, chapter 1, yan. Sa Tagalog na lang natin basahin. Sabi diyan, nasa kanya kayo rin naman pagkarinig ng aral ng katotohanan. So para ito sa mga taga-Episo na sinulatan niya at para na rin po ito sa atin, mga kapatid, kung tayo ay tumanggap na sa Panginoon at tinanggap na natin ng Espiritu Santo. Kasabi dito, nasa kanila'y o sa kanya, sa ating Panginoon, kayo rin naman pagkarinig ng aral ng katotohanan ng Ebanghelyo ng inyong kaligtasan. Nasa kanya rin naman, mula nang kayo'y magsisampalataya. So kama, di ba kama? Mula nang kayo'y magsisampalataya. Anong nilalaman dyan sa kama na yan? Patras. Sa unang bahagi, bago ang tinatakan ng Espiritu, sa unang bahagi na yan, sabi niya, mula nang kayo'y magsisampalataya, anong nilalaman niyan? May napakinggan ka, may natutunan ka, may naunawaan ka, at pagkadakay, nagpabautismo ka sa tubig. Amen. Diba? Nagpabautismo ka sa tubig nang ikaw ay sumampalataya. Kaya nga ang Mark 16, verse 15, ang sumampalataya at mabautismuhan ay maliligtas. At pagkatapos ng kama na yan, at kayo'y or ay kayo'y tinatakan. So another experience, mga kapatid. Yung mga sumampalataya na nabautismuhan sa tubig, pagkadakay tinatakan, sinilyuhan, o binigyan ng tanda ng katunayan ng Panginoong Diyos. At ano yung tanda na ibinigay sa kanila? Ang Espiritu Santo na ipinangako. Kaya pwedeng mag-claim ang isang tao na sumasampalataya, na Kristiyano, na anak ng Diyos, pero kinakailangan mong tiyakin ang katunayan. Kinakailangan alam mo, tangan mo, ang katunayan na yan, mga mahal kong kapatid, upang sa pagdating ng mga araw na kung saan sisilakbo ang galit ng mga tao, ang mga simbahan, ang mga pamunuan at kapangyarihan sa ibabaw ng lupa na anupat ipagbabawal ang mga pagtitipon, squeezing, di ba? Preparation ng tribulation, na kung saan ang mga simbahan ay ipapasara, magagawa mong tumayo na matibay sa araw na yan.
na kahit ang maging kapalit pa niyan o kabayaran ay ang kamatayan sa pisikal. Diba? Bagamat hindi naman natin mararanasan ang mamatay sa laman. Pero mayroong pag-uusig na mangyayari, mayroong squeezing, mga kapatid, na ang mga mananampalataya na hindi tiyak sa kanilang pagkatawag at sa karanasan sa Panginoon ay panghihinaan sa panahon na yan, mga kapatid. Verse 14, na siyang patotoo, di ba? Yan ay katunayan ng Espiritu Santong tinanggap, na ito ang siyang patotoo sa ating mana hanggang sa ikatutubos ng sariling pag-aari ng Diyos. Alin yon? Yung ating buong pagkatao. Our body, soul, and spirit. Yan ang buong pag-aari ng Panginoong Diyos sa atin. Hindi lamang yung kaluluwa natin ang pag-aari ng Diyos, kundi ang buong pagkatao natin, mga kapatid. At isang araw, ang katawang may kasiraan na ito ay makakaranas ng final redemption, na kung saan babaguhin ito, mga kapatid, sa ikapupuri ng kanyang kaluwalhatian. Verse 15, dahil dito ako rin na may pagkarinig ng pananampalataya sa Panginoong Jesus na nasa inyo. So biglang atras si Pablo. Tingnan niyo po ang pagbasa ng Biblia. Nagsusulat si Pablo, nagkwekwento siya kung ano ang kanyang nararanasan at kung ano ang kanyang napapakinggan, mga kapatid. So nagturo siya ng bahagya. From verse 13, 14, kaya sabi niya dito, nagpatotoo siya. Sabi niya, kaya naman, nang marinig ko ang pananampalataya ninyo sa Panginoon, nang malaman ko na may pananampalataya kayo sa Panginoong Jesucristo at taglay ang pag-ibig, ibig sabihin ng mga taong ito ay naglilingkod, gumagawa, kumikilos, nakikita yung pag-ibig na nasa kanila. Kaya sabi ni Pablo sa verse 16, ay hindi ako tumitigil ng pagpapasalamat dahil sa inyo na aking binabanggit kayo sa aking mga pananalangin or panalangin. So meron pong naging prayers itong si Pablo, mga mahal kong kapatid. At ano yung prayer niya? Nang malaman niya na ang mga taga-Episo ay tumanggap sa Panginoong Jesucristo, nang malaman niya na ang mga ito ay sumampalataya, sabi niya, siya ay lagi nang nagpipray na kung saan ipinagpipray niya ang mga mananampalataya. At ano yung prayer niya, mga kapatid? Ito yung prayer niya. Verse 17. Upang ipagkaloob sa inyo ng Diyos, ng ating Panginoong Jesucristo, ng Ama ng Kaluwalhatian, ang Espiritu ng karunungan at ng pahayag sa pagkakilala sa Kanya. So itinago lang, sabi natin, ibang terminology ang ginamit diyan, ibang pangungusap, ginamit diyan ang Espiritu ng karunungan or Spirit of Wisdom and Revelation, pero wala po yung pagkakaiba sa Spirit of Truths. At ang tinutukoy diyan, mga mahal kong kapatid, ay walang ibang Espiritu ng ating Panginoong Jesucristo. Nang marinig ni Pablo ng mga taga-Episo ay tumanggap at sumampalataya, ito yung kwento niya. Ito yung kinikwento niya, ito yung kanyang isinusulat, ito yung kanyang ipinapatotoo, na kaya ang mga taga-Episo ay tumanggap ng Espiritu Santo, they are sealed. Naranasan nila ang bautismo ng Espiritu Santo sapagkat mayroong Apostol Pablong nanalangin para sa kanila. At ano yung panalangin ni Pablo? Maranasan nawa ninyo. Dumating nawa sa inyo, ipagkaloob nawa sa inyo ang Espiritu ng karunungan at kapahayagan. Diba? Ibig sabihin, may mga tao talagang may pananampalataya na nagpabautismo na sa tubig pero hindi pa tumatanggap ng Espiritu Santo. So gusto kong pagtibayin yan, mga kapatid ko, at mamaya may mga babasahin pa tayo na may mga taong nabautismuhan sa tubig, na nagagalak na rin naman, nagsisimba na rin naman, mga kapatid, nakakaranas na rin ng mga healing, pero hindi pa po nila tinatanggap o tinaglay ang Espiritu Santo. So, nais kong papagtibayin natin yan sa gabing ito, mga kapatid. Verse 18, ito yung pinaka-konteksto natin. Yamang naliwanagan ang mga mata ng inyong puso upang maalaman ninyo kung ano ang pag-asa. Sa English natin to. May gusto akong bigyan ng pansin dito, mga kapatid.
The eyes of your understanding being enlightened, that ye may know. So that ye may know. Ano yan? Kinakailangang maintindihan natin, malaman natin kung ano ang pangakong ito, mga kapatid ko. Ano ang meron sa pangakong ito na Espiritu Santo? Sapagkat ang tanggapin ng Espiritu Santo, mga mahal kong kapatid, ang maunawaan ito at maranasan ng isang mananampalataya, tataglayin mo ang pag-asa sa pagkatawag bilang anak ng Diyos at pagiging Kristiyano. So magtataglay ka ng pag-asa at malalaman mo kung ano ang kayamanan ng kaluwalhatian na meron dito na siyang pamana sa mga banal. Verse 19. Ito na, English statement, Sister Mary Ann. Diba? So, yan ay continuation ng verse 18. Atras natin. Tingnan nyo mga kapatid ko, tingnan nyo yung konteksto. Verse 18. Atras mo sa verse 18, Sir Mary Ann. Sabi diyan, that ye may know. So pakinggan nyo ako mabuti mga kapatid at tingnan nyo maigi sa PowerPoint natin, sa monitor natin. That ye may know what is the hope of his calling, comma, and what is the riches of the glory of his inheritance in the saints, comma. Ibig sabihin, ang verse 19 ay kadugsong ng verse 18. Kung babasahin natin ang verse 19, ganito, that ye may know, verse 19, what is the exceeding greatness of his power. Ibig sabihin, kinakailangan nating malaman, that ye may know what is. Amen. Hindi lang yan basta sinasabi mong mananampalataya ka, anak ka ng Diyos, kinakailangang ma-reveal sa'yo, kinakailangang matiyak mo ano ang kapangyarihang ito. That ye may know what is the exceeding greatness of His power to us ward who believe according to the working of His mighty power. So kinakailangan natin itong malaman, mga kapatid ko. Kinakailangan natin itong maintindihan. Nakakaintindihan po ba tayo? Ganito po, kahalaga ang paksang ito. So balik tayo sa ating PowerPoint, Sir Mary Ann. So ito na. That ye may know what is the great exceeding power to us ward who believe. Kung magtatanong ako sa inyo sa gabing ito, kung tayo magiging tapat at totoo sa harapan ng Panginoon, nalalaman na po ba natin ang great exceeding power na ito? Mga kapatid, siguro para kagaya tayo ng mga disciple ni Juan Bautista, hindi pa namin napapakinggan ng much more. Diba? O baka sabihin pa natin, hindi pa namin lubusang naiintindihan. Kaya ito, magpapasimula tayo. Yung power na yan, dunamis, yan ay Gregong salita, nang ibig sabihin, inherent power. Nang ibig sabihin ng inherence, andyan, makikita nyo sa monitor natin, sa PowerPoint, it is existing in something. So ano yung something na yan, mga kapatid? Yung something na yan, tayo yan. Amen. Mga mananampalataya, di ba? Existing in something or in someone. Ibig sabihin, ang kapangyarihan na yan ay kinakailangang mag-exist. At ang sabi pa dito, yan ay permanente. Yan ay napakahalaga, essential. At yan ay may kinalaman na sa characteristic or attributes. Di karastarik. Characteristic attributes. So may kinalaman na yan sa pagkataong pangloob mo. Na kung saan, sabi diyan, power and excellence of the soul. So hindi lang yan basta kapangyarihan na nagpi-perform ka ng miracles, na gumagawa ng himala ang mga tao, na nirebuke ng Panginoon sa Matthew chapter 7, pero yan ay kapangyarihan na kung saan doon sa pagkataong pangloob nila ay meron ding karanasan ng kapangyarihan ng Diyos na gumagawa sa kanila. So yan ay ang God's power, yan ang all-out power ng Diyos, mga kapatid ko. Yan ang kapangyarihan ng Diyos Ama. At yan ay
ipinamalas sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. So yan ay kapangyarihan ng Diyos. Take note for that. Yan ay kapangyarihan ng Diyos. Yan ay galing sa Diyos Ama na itinuro, ipinakita, ipinaranas, at ginawa ng ating Panginoong Jesucristo. Okay, next slide tayo. So, yan yung tinatawag na pangako or kaloob, yung dunamis na yan. Yan ay isang pangako at yan ay isang kaloob, mga kapatid. Ibig sabihin, kung yan ay pangako, kinakailangan mong marinig ang pangako na yan, kinakailangan mong malaman ang pangako na yan, at kung yan ay kaloob na pangako, kinakailangan mong tanggapin ang pangako na yan. Kinakailangang mahawakan mo yan, maranasan mo yan, at kinakailangang ingatan mo sa buhay mo. Next slide. Sabi sa Luke chapter 24, verse 49, sabi ng ating Panginoon, "And behold, I will send the promise of my Father upon you." So yan ay pangako, the promise. Sabi ng Panginoon, aking ipagkakaloob, aking isusugo ang pangako ng aking Ama sa inyo. "But tarry ye in the city of Jerusalem until ye be endued with power." So yung power na yan ay Gregong salita na dunamis from on high. So merong ipagkakaloob na pangako, mga mahal kong kapatid, at merong continuation, di ba? Kagaya ng binanggit kanina sa ilang mga pangungusap na binasa natin, kapag tinanggap na ng mananampalataya ang pangakong ito, ang bautismo sa Espiritu Santo at pagkadaka niya na kasunod, mga mahal kong kapatid, merong manifestasyon ng kapangyarihan. Nang ibig sabihin ng endued, kinuha ko talaga yan, kasi iba po yung pagpapahayag dyan sa Grego. Nang ibig sabihin ng salitang endued, sa Grego yan ay endo. Yan ay Gregong salita ng ibig sabihin in the sense of sinking into a garment. So yan po mismo yung kahulugan. Na para bang, kung itatagalogin natin, in the sense na inilubog ka. Diba yung sinking kasi inilubog ka eh. Diba? Sa kasuotan, garment. So talinghaga kasi yan eh. Pero ang isang ipinapakita diyan, kung meron pang malaking, sabi natin merong kasuotan, mga mahal kong kapatid, nakagaya ng isinusuot ng mga pari, ng mga Hudyo dati, di ba kung nanonood kayo ng mga movie na ipinoportray yung kasuotan ng mga unang tao, di ba ang damit ng mga disipulo, ibig ng ating Panginoon, ay mahaba. Di ba? So parang inilulubog ka daw doon, ipinapasok ka doon. Ibig sabihin, pag sinabing endued with power, mga mahal kong kapatid, kapag tinanggap ng isang tao ang bautismo ng Espiritu Santo, kapag napasa kanya ang pangako, di ba? Naroon na sa kanya ang pangakong Espiritu Santo na nananahan sa kanyang puso, lilikha ito. Magmamanifest ito, mga mahal kong kapatid, try to imagine, paralin yung imagination niyo. Ang tumanggap ng Espiritu Santo habang nandoon siya sa iyong loob, hindi yon mananatiling Espiritu lamang na nandoon sa loob mo. Hindi yun mananatiling kapangyarihan lamang na naniniwala kang merong kapangyarihan tinanggap, kundi meron itong lilikhain sa iyo, mga mahal kong kapatid. Kumbaga, kung nanonood kayo ng mga anime, di ba? Hindi naman sila literal na nagsusuot ng kasuotan, pero kapag tagtataglay sila ng kapangyarihan, biglang merong nagmamanifest na kasuotan. Naintindihan niyo ba ako? Di ba merong biglang? Ayoko na magkwento ng anime. Ayoko ma-divert sa anime. Ayoko na magbanggit. Pero naku kayo bang imagination? Hindi naman talaga nagdamit sa ganito ng damit, pero nang tumaglay siya ng kapangyarihan, biglang nagkaroon ng kapa. Parang si Superman, di ba? Normal lang naman siyang tao. Tapos pag biglang nag-activate yung kapangyarihan, biglang nang meron siyang kapa. At nagiging gwapo na. Di ba? Yung pangit na parang mahinang Superman na lulugulugo na may salamin na pangit, pag na-activate yung power, nagiging matikas. Di ba? Biglang nagiging maganda yung anyo ng kanyang mukha, yung buhok niya, pag ganito na. Di ba?
at meron ng kapa, iba na yung damit niya, tapos bigla nang lilipad. So merong nagmamanifest, mga mahal kong kapatid. Ibig sabihin, ang taglayin ng Espiritu, ang bautismo ng Espiritu, meron tong from inward and outward appearance. Meron tong manifestation, mga mahal kong kapatid. Makikitaan ka ng katunayan. At maski ikaw sa iyong sarili, makikita mo ito. Nasabi pa dyan, array or clothes have put on. So para kang dinamitan. Merong spiritual clothes, garment na bumalot sa iyo na kung saan tinaglay mo ito. Okay, next. Sa Galatia chapter 3 verse 22, sabi po ni Apostle Pablo dito, the scripture has concluded all under sin that the promise by faith of Jesus Christ might be given to them that believe. So itong pangakong ito sa pamamagitan ng pananampalataya na naroon sa ating Panginoong Hesukristo, ang tatanggap pala nito, ang magtataglay nito ay ang mga taong sasampalataya. Amen. Kaya napakapalad natin, mga mahal kong kapatid, kung napapakinggan natin at napakinggan natin ang salita ng Panginoon, sapagkat ang sabi ng kasulatan, for by faith cometh by hearing, and hearing of the word. It is the word of God, the word of Christ. Na kung saan habang pinapakinggan natin ang salita ng Panginoon, hallelujah, nagtataglay tayo ng pananampalataya. At kapag tayo ay sumampalataya, then ang pangako sa pamamagitan ng pananampalataya ay ipagkakaloob. Next slide. Talon tayo sa verse 26 hanggang 29. Sabi sa verse 26, yan ay continuation, hindi ko na po kinuha yung verse 23 to 25. Sabi sa 26, for ye are all the children of God by faith in Christ Jesus. So sino ngayon yung mga kinilalang mga anak ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya? Yung mga sumasampalataya. Diba? Yung mga sumampalataya, sila yung tinawag ng mga anak ng Diyos sa pananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. For as many of you, sa bawat isa sa atin na tumanggap at sumampalataya sa Panginoong Hesukristo na nabautismuhan sa Espiritu, hindi lamang sa tubig, ay sabi diyan, have put on Christ. So yung word na have put on, tingnan nyo mga mahal kong kapatid, ganun po kakomplikado ang scripture. Yung word na endued at word na have put on, ang layo. Pero same Grego na endo. Diba? Yung word na endued, sabi doon, tarry ye in Jerusalem until ye be endued. At dito sa Galatia, ang salitang i-translate sa English naging have put on. So ganun kahalaga na meron tayong tinitingnan original na teksto sa Grego, mga kapatid. Kaya sabi diyan, ang mga nabautismuhan sa Espiritu, ang nabautismuhan kay Kristo ay isinuot si Kristo. Ibig sabihin, merong makikita sa kanya. Okay, next slide, Sir Mary Ann. Sa Acts chapter 1, verse 8, mga kapatid. So ito ay parallel ng Luke chapter 24, verse 49, na binasa natin kanina. Sabi sa verse 8, ye shall receive power, dunamis, after that. Tingnan niyo po ang pangungusap. Ang makakaranas ng kapangyarihan, mga mahal kong kapatid, ang tatanggap ng kapangyarihan ay mga taong tumanggap ng Espiritu Santo. Ibig sabihin, ang kapangyarihan, mga mahal kong kapatid, ay continuation ng paggawa ng Espiritong tinanggap ng isang mananampalataya. Malinaw po ba? Ano sabi diyan? Tatanggapin ninyo ang kapangyarihan o kaya magtataglay kayo ng kapangyarihan, mararanasan niyo ang kapangyarihan, aleluya, kapag ang Espiritu Santo ay dumating na sa inyo.
Kinakailangan tanggapin mo ito. At pagkadakay, imamanifest nito ang kapangyarihan ng Diyos sa buhay mo. Sabi diyan, and ye shall be witness unto me, both in Jerusalem, in all Judea, in Samaria, and unto the uttermost part of the earth. So yan po yung sinabi ng ating Panginoon. Pagdating sa Acts chapter 2, next slide, verse 1 to 4, ito na po yung karanasan ng mga apostol na nakaalam, nakarinig, nakaunawa, at naghintay. Nauhaw sila, hinintay nila ito, ipinag-pray nila ito sa Panginoon, sapagkat ang sabi sa Biblia, 10 araw silang naroon. Diba? 10 days. Bago yung day of Pentecost, mga mahal kong kapatid. After 40 days and 40 nights, nakasama nila ang Panginoon after the resurrection, merong 10 araw na pagitan bago ang day of Pentecost. Sapagkat naganap ang day of Pentecost noong pang-singkwentang araw. On the 50th day. At hindi po yan nagkataon sapagkat ang day of Pentecost po talaga, ang kapiyestahan ng pag-aani, ginaganap po yan tuwing ika-limampung araw. At alam nyo ba, ang day of Pentecost na yan, mga mahal kong kapatid, naganap yan araw ng Linggo. Talagang binilang namin yan ni Brother Alex kung nagsisharing kami. Ang ating Panginoon muling nabuhay sa mga patay. Kilan? On the 3rd day, araw ng Linggo, habang nagbubukang liwayway. Friday siya ipinako. Oh, ngayon, Merkulis Santo sa sanglibutan. Sa Friday, ang ating Panginoon ipapako na naman nila. Kaya meron na namang mga sinakulo. Sa pag-aaral, sa history, ang ating Panginoon ipinako ng Friday, namatay ng alas 3 ng hapon ng Biyernes, na ilibing siya, pagkatapos muli siyang nabuhay ng 3rd araw, araw ng Linggo. Ibig sabihin, nung unang araw na yon, 1st day, di ba? Kaya nga tinatawag yan na 1st day of the week. Linggo, hindi po Lunes ang 1st day of the week. Ang 1st day of the week, tingnan nyo sa kalendaryo, Linggo. Di ba? Bumangon ang ating Panginoon ng Linggo, ng umaga. At ang sabi ng Biblia, tumagal ng 40 araw at 40 gabi ang Panginoon na kasama ang mga disipulo na tinuturuan niya. At pagkatapos ng 40 araw at 40 gabi, noong pang-48th day, ang Panginoon nagpaalam na. Noong ika-48th day, umakyat ang Panginoon sa langit na nakita ng mga disipulo at yung sinasabi ng Panginoon na tarry ye in Jerusalem. Maghintay kayo sa Jerusalem. Nandun po sila sa Jerusalem sa loob ng 10 araw. At noong pang-50th day na, mga mahal kong kapatid, na kung saan ipinagdiriwang din ng Jerusalem, ng Israel, ang tinatawag na kapistahan ng Pentecost or pag-aani. Sapagkat ang ibig sabihin ng Pentecost ay harvest. Anong nangyari? Kaya binali na natin dati, ito tingnan, pakinggan nyo pong mabuti, binali na natin dati, itinuwid na natin at itinama na natin dati ang paniniwala na ang Day of Pentecost, ang Acts chapter 2 verse 1 to 4 ay nangyari sa upper room. Diba? Ang paniniwala ng majority ng sangkakristyanuhan at kahit man tayo, ang paniniwala natin dati nung hindi pa natin to inaral ng mabuti. Ipinalagay natin at inisip natin na ang Day of Pentecost ay naganap nung araw mismo na pumunta sila sa Jerusalem at pagkatapos kung saan sila tumuloy na tinitirhan nila Apostol Pedro na tinatawag na upper room, doon nila ito naranasan. Diba? Nasundan niyo po ba, mga mahal kong kapatid? Well, sa iba, marahil di nyo maintindihan. Sa mga manggagawa, mahalaga ito at sa mga nag-aaral ng salita ng Panginoon, napakahalagang doktrina nito, mga mahal kong kapatid. Alam niyo kung bakit? Ano ang pagkakaiba ng Acts chapter 2 sa Acts chapter 1 na kung saan ipinalagay natin dati at ipinalagay ng marami na ang Day of Pentecost ay naganap sa upper room? Ano bang meron sa upper room na naging paniniwala ng marami?
Sa upper room, nandoon yung 120. Nandoon sa 120, nandoon pati ang mga babae. Diba? Kaya, alam nyo mga mahal kong kapatid, marami pong nagbabasa ng Biblia, hindi talaga nila naintindihan. So hindi ko na yun babalikan. Tinalakay ko na yan dati. Kaya itong Acts chapter 2, malinaw sa pagtuturo natin dati na ito ay naganap hindi sa upper room. Saan ito naganap, mga mahal kong kapatid? Sa templo. Saan ipinagdiriwang ang Day of Pentecost? Sa templo. Kaya kung babalikan natin ang Luke at Trasmosermerian, punta sa KGB. KGB tayo ulit. Luke chapter 24. Verse 49. English mo? Yan, sabi ng ating Panginoon, "Behold, I send you the promise of my Father upon you, but tarry ye in the city of Jerusalem until you be endued with power from on high." Kaya nandun sila sa Jerusalem, mga kapatid ko. Nang nandun na sila, verse 50, ano sabi sa verse 50? And he led them out as far as to Bethany, and he lifted up his hands and blessed them. Verse 51. And it came to pass, while he blessed them, he was parted from them and carried up into heaven. Yan yung Acts chapter 1, verse 11. Parallel. Kung ano po yung nandun sa Acts chapter 1, verse 11, na kung saan umakyat ang ating Panginoon, same ang pagka-record dito. Iba nga lang yung pangungusap. Sabi sa verse 52, tingnan nyo po sa verse 52. And they worshiped him and returned to Jerusalem with great joy. Meron pa bang verse 53, Sir Marian? Verse 53. Yan, ito na yon. Kaya malinaw na sa templo yun nangyari. Ano sabi sa verse 53? And were continually in the temple. Napakalaki po ng pagkakaiba ng templo sa upper room. Yung tinatawag na upper room, sa Acts chapter 1, ipinakita doon ang tinatawag na upper room, mataas, parang second floor, kagaya nito, upper room, second floor, ang sabi sa Acts chapter 1, doon tumitira, doon nakatira ang mga alagad. Samantalang, sabi dito, araw-araw silang nananatiling nasa templo na nagpupuri at pinagpapala ang Diyos. Kaya naman, nung ikasampung araw na, di ba, continually, from day one, after ng pag-akyat ng Panginoon hanggang pang-sampo, araw-araw silang nasa templo, hindi sa upper room, malinaw. Araw-araw silang nasa templo, kaya pagdating sa Acts chapter 2, verse 1, balik na tayo sa PowerPoint natin, anong nangyari sa kanila, mga kapatid ko? Saan naganap ang pangakong ito ng manifestation ng kapangyarihan? Sabi diyan, and when the day of Pentecost was fully come, they were all with one accord in one place. Sino yan? Yan yung mga disipulo. Hindi po yan 120 person, mga kapatid ko. Yung 11 sa panahon na yan, sabi ng banal na kasulatan, nasa isa silang lugar, they are with one accord, and suddenly there came a sound from heaven as of a rushing mighty winds, and it filled all the house where they were sitting. Ito, napakagandang karanasan nito, mga mahal kong kapatid. Meron talagang manifestation na natural. Na yung templo, mga mahal kong kapatid, yung lugar, yung house na yan, templo yan. Sinasalin din, di ba pinag-aralan natin dati, ang templo sa Gregong salita, sinasalin din sa house pag in English. Habang nandun sila sa templo, kung saan sila naroon, merong natural manifestation na kung saan merong hangin na malakas. Nakakalungkot, ang nararanasan nating hangin, hangin ni Satanas. Pag madaling araw, no, kaya ating gabi, pag sumisimo yung hangin, di ba, minsan,
Natatakot tayo. Sa mga palabas na pinapanood natin sa mga horror dati, kapag may masama ng espiritu maligno, may hangin, yung mga gamit dyan, nagliliparan na, yung mga pintuan, nagsasarado, nagbubukas, yung mga bintana, di ba? Sa mga nanonood ng horror. Kaya lang, hindi espiritu ng Panginoon yung nandoon, pero dito, ang espiritu ng Panginoon, nang bumaba, mga mahal kong kapatid, yung kapangyarihan ng Diyos, in the form of the Holy Spirit, hallelujah, ay nagkaroon ng natural manifestation. May, ang sarap nitong maranasan. Natural manifestation. Ano ba ang natural manifestation? Merong rushing mighty winds. At meron pang, sabi diyan, kagaya ng apoy, dilang apoy. Hindi literal na dila, kundi yan ay ray of lights. Na makakakita ka talaga ng parang ray of lights. Diba? Merong liwanag na tumututok sa'yo, parang laser. Nasabi doon, bawat isa sa mga disipulo ay dinapuan ng apoy na ito. So kahit yung tongues na yan, mga mahal kong kapatid, hindi rin yan literal na tongues. Yan ay kagaya, diba? Like as of fire, and it sat upon each of them. So, pumasok sa mga disipulo. At sabi sa verse 4, and they were all filled with the Holy Ghost. So napuspos sila ng Espiritu Santo, mga mahal kong kapatid. At pagkadakay, nagsimulang magsalita ng mga wika. As the Spirit, di ba? Yung tinanggap nilang Espiritu, ay ito na yung nagsasalita, nagbibigay ng salita para kanilang salitain. So, hindi muna ako magpapaliwanag diyan. So, yung pangako ng Acts chapter 1, verse 8, Luke chapter 24, verse 49, naganap sa Acts chapter 2, verse 1 to 4. Nasusundan. Nang maranasan ito ni Pedro, nang maranasan ito ng mga disipulo, mga mahal kong kapatid, automatic, take note for this. Nang maranasan na nila ito, aware sila, malinaw para sa kanila kung ano ang kanilang tinanggap. They are not confused, mga mahal kong kapatid. Tiyak ang mga disipulong ito. Tiyak ang mga apostol na nung araw na yon, on the 50th day after the resurrection, after ng ascension ng ating Panginoon, after ng kanyang pag-akyat, after His resurrection, pang-50th day after His ascension, pang-sampung araw. Kapag tinanong mo yung mga alagad ko, nabubuhay pa si Pedro, mga kapatid, Apostol Pedro, kailan ka nabautismuhan ng Espiritu Santo? Nung ikasampung araw, habang kami ay nasa templo. Diba? On the 10th day after the ascension of the Lord, habang kami ay matyagang naghihintay, na nananalangin, na nagpupuring sumasamba, pagkadakay ang Espiritu ay dumating sa amin at aming natanggap. What a confidence. Kaya naman saan man sila pumaroon, alam nila kung ano ang kanilang tinanggap. Kaya kahit buhay ang maging kapalit, alam nila kung ano ang kanilang tinanggap. Eh tayo, matagal na tayong Kristiyano. Para tayo mga alagad ni Juan Bautista, nakulang pa ng much more. Pero salamat, nagdadagdag na ang Panginoon ngayon. Kaya makinig kayong mabuti, sapagkat ang nakikinig at nakakaunawa, sila ang makakaranas nito ng lubusan. Titiyakin ko yan sa inyo, mga mahal kong kapatid. Sa pagpapatuloy ng ating pag-aaral at pagbabasa ng mga kasulatan, sila na mga nakikinig, take note for this, sila na mga nakikinig at nakakaunawa. Sila nakakaalam na naunawaan, naintindihan kung gaano ito kahalaga at pinahalagahan nila. Na ano pat araw at gabi na ipinananalangin ito sa Panginoon. Sila ang makakaranas dito. Kaya naman, anong nangyari after ng karanasan ng mga apostol? Nangaral sila, mga mahal kong kapatid.
Tinuruan nila ang mga tao sa Jerusalem. Ang sabi ng banal na kasulatan, 14 na tribo ang nakapakinig. Kaya nagsalita sila ng 14 na iba't ibang lingwahe para maunawaan ng mga taong mula sa 14 na tribo. Pagdating, next slide, tingnan natin babasahin yung ibang mga talata. Pagdating na sa verse 38, sa verse 37, ang sabi sa verse 37, nang marinig ito ng mga tao, nang marinig nila ang pagtuturo ni Apostol Pedro, mga kapatid, nagtanong sila. Diba? Nagtanong sila. Narinig nila ang pagtuturo ni Apostol Pedro. Narinig nila ang mga pangangaral ng mga apostol. Kaya naman yung mga nakinig, hallelujah, yung mga nagpahalaga, nagtanong, mga Ginoo, ano po ngayon ang dapat naming gawin? Diba? Doon mo makikita na interesado ang isang tao kapag nagpasimulang magtanong. Doon mo makikita na interesado ang isang tao sa kanyang napakinggan. Kaya nga nakakalungkot, pagkatapos ang pangaral, walang malang nagtatanong, walang nagre-review sa bahay, hindi kayo interesado sa inyong napapakinggan. Nagsimba lang kayo, umawit kayo, pero hindi nyo talaga naiintindihan bakit tayo nandito. Ulitin ko, ang mga nakikinig at nakakaunawa, sila ang makakaranas at magkakaroon ng katiyakan sa bagay na ito. So, maghintay lang kayo, mga mahal kong kapatid. Habang hindi pa tayo tapos sa pagtuturo, maghintay kayo. Kung hanggang saan man tayo dalhin ng Panginoon sa pagtuturo ng kanyang salita, hanggang sa ito'y kanyang gawin para sa atin, maghintay tayo. Alam nyo, kaya ko nang gawin ang ilang mga bagay. Yung manginig kayo dyan, panginigin ko kayo, magtumbahan tayo dito, kaya natin gawin yan. Yan yung ginagawa ng mga denomination at naranasan ko yan, mga mahal kong kapatid. So, edi ko muna yan ipapahayag. Sabi ko, ikukwento ko na sana sa inyo, pero hindi pa talaga natin maabot yung ilang mga bagay na patungkol na sa manifestation. So, dadahan-dahanin natin dito. Katingnan niyo, nang magtanong yung mga nakinig, sabi doon, mga Ginoo, anong dapat naming gawin? Sumagot si Pedro, sabi dito, magsisi kayo at magpabautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Jesucristo sa ikapagpapatawad ng inyong mga kasalanan. Kama. Ano meron dyan? Sa kama na yan, kung i-atras natin, repent and be baptized every one of you in the name of Jesus Christ for the remission of sins. Kama. Ano meron dyan? Yan po yung bautismo sa tubig. Yung mga sumampalataya, nagsisi, inilubog sila sa tubig sa pangalan ng Panginoong Jesucristo, nabautismuhan ka sa tubig. Kama. Pero may kasunod. And you shall receive the gift of the Holy Ghost. Tatanggapin ninyo ang kaloob, ang regalo, ang pangako. Tingnan nyo sa verse 39, sapagkat ang pangako ay para sa inyo. Tingnan natin kung para kanino ang pangakong ito. Sa mga apostol lang ba? Ano sabi diyan? Para kanino ang gift na ito? Para kanino ang pangakong ito? Sabi dito, ipinapangaral sa mga nakapakinig mula sa 14 na tribo na nakaunawa sa pamamagitan ng pagsasalita ng ibang wika. Sabi diyan, for the promise is unto you and to your children. Yung mga nakapakinig mula sa iba't ibang tribo, yung mga Krita, yung mga taga-Ehipto, di ba andun sila sa Jerusalem? Bakit sila pumunta sa Jerusalem? Day of Pentecost. Celebration, piyesta yon, mga kapatid ko. May mga taga-Arabia, di ba? Yun ang nakarecord. May mga taga-Krita, Mesopotamia, Egyptian. 14 na bansa, tribo, na pumunta sa Jerusalem. Kaya nang magsalita ng wika ang mga alagad, nagsalita sila sa lingwahe ng mga taong nandoon. Hindi yung lingwaheng speak in tongues na nararanasan ng denomination na
Hindi maintindihan. Kaya sabi dito, yung naranasan nila Apostol Pablo, nila Apostol Pedro, nang mangaral sila. Sabi na Apostol Pedro, mga mahal kong kapatid, kung ano yung aming tinanggap, kung ano yung aming naranasan, yung tinanggap naming pangako, yung tinanggap naming nakaloob, para din sa inyo. Pero bago nyo ito maranasan, sabi niya, kinakailangan niyong sumampalataya. Kanino ibinibigay ang pangako? Sa mga sumasampalataya. Amen. Hallelujah. Kaya sabi niya, for the promise is unto you, and to your children, take note for this, and to all that are afar off. Nagsasalita si Pedro sa Jerusalem. Doon nagsimula ang kaligtasan, doon nagsimula ang outpouring ng Holy Spirit. Pero sabi ng banal na kasulatan, sa lahat ng mga sasampalataya, hanggang sa pinakadulong bahagi, sa lahat ng mga tatawagin ng Panginoon, ang pangakong ito ay para din naman sa kanila. So para kanino ang kaloob? Para kanino ang pangako at kapangyarihan? Sa lahat ng sumasampalataya. Can we say amen to that? Paniwalaan niyo, mga kapatid ko. Dahil kapag hindi niyo ito pinaniwalaan, hindi niyo ito mararanasan. Paniwalaan niyo. Kung hindi niyo mapaniwalaan, bulayin niyo ang salita ng Panginoon. Aralin niyo, basahin niyo ulit. At mag-pray kayo, Lord, hindi ko maintindihan yung tinuturo ni Brother Ryan, ni Kuya Ryan. Lord, help me. Hanggang sa sumibol. Hallelujah. Habang binabasa mo at pinapakinggan ang salita ng Panginoon, unti-unting nauunawaan mo. Hallelujah. At lumilikha ng kauhawan sa iyong puso. May. Ang pangako na ito, ang regalong ito, ay hindi lamang para sa mga apostoles, mga kapatid, kundi para sa lahat ng mga tatawagin, kahit pa sa mga nasa malayong lugar, kasama na ang Pilipinas. Amen. Hallelujah. Next slide, Sir Mary Ann. Acts chapter 8, verse 4 to 9, 19. Hindi ko na po inilagay kasi mahaba. Doon ka lang, Sir Mary Ann. Punta tayo sa KJV natin. Acts chapter 8, verse 4 to 19. Daanan lang natin ito, mga kapatid. Acts chapter 8. Starting at verse 4, so bibilisan natin yung pagbasa. Sa Tagalog na lang, ang title niyan dito, itong si Evangelista na si Philip, sabi dito, Evangelist Philip proclaim Christ in Samaria. So ipinangaral po ni Evangelist Philip ang Panginoon sa lugar ng Samaria. Sabi sa verse 4, ang mga nagsipangalat nga ay nagsipaglakbay na ipinangaral ang salita. Alin yan? Yung mga lingkod ng Panginoon, yung mga nagsipangalat. Habang sila ay nagsisipangalat, nagsipaglakbay, ang ginagawa nila ay ipinapangaral. At ang nandito sa mga talatang ito ay si Pilipi, yung ebanghelista, mga kapatid. Verse 5. So bilisan natin yung pagbasa dito para hindi kulagin yung oras natin. At bumaba si Pilipi sa bayan ng Samaria at ipinangaral sa kanila ang Kristo. Verse 6. At ang mga karamihay na nagkakaisang nangakikinig sa mga bagay na sinasalita ni Pilipi. So, ano sabi niyan? Nangagkakaisang nangakikinig. Kaya kapag hindi ka talaga nakikinig, hindi mo ito mararanasan. Malinaw ba? Ganon kahalaga ang pakikinig, mga mahal kong kapatid. Kaya diba, ilang beses sinabi ng Panginoon sa poor gospel, ilang beses na itala na ang may pakinig, ang may pakinig na ipakikinig ay makinig. 8 beses. Anong sinisimbolo ng number 8? Walang katapusang pakikinig. 8 beses na i-record sa Biblia, sa poor gospel, from Matthew to John, na sabi doon, he that ear to hear, let him hear.
Pagdating naman sa Revelation, di ba, tinalakay natin dati sa mga iglesia, sa bride ng Panginoon, 7 beses naman na itala, ang may pakinig, na ipapakinig ay makinig sa sinasabi o sa tinig ng Espiritu Santo. Kaya ang hindi nakikinig at hindi nagpapahalaga sa salita, hindi nyo to mararanasan. Kung ang pagpunta nyo dito, mga kapatid ko, siyasatin nyo sa araw na ito ang inyong pagpunta sa gawain. Nakikinig ba tayo? Malinaw ba para sa atin na ang pagpunta natin sa gawain, sa pagtitipon ay para makinig? Na kaya lalabanan mo ang iyong sarili, you have the kratos. Bagamat hindi pa divine kratos ang meron sa iyo, meron ang disiplina sa iyong sarili. Yan ang kratos. Meron ang sariling lakas, pero dinidisiplina mo yung sarili. Di ba? Kaya nga may mga tao, kahit walang Espiritu ni Kristo, namumuhay ng may kabanalan, namumuhay ng maayos. Bakit? Meron silang disiplina sa kanilang sarili. Nagawa nilang i-train ang kanilang sarili na umupo ng maayos, na magsuot ng tama, na makinig. Kaya maraming mga fundamental na simbahan, mga kapatid ko, mga Lutheran, Wesleyan, Methodist, mga Presbyterian, Seventh-day Adventist. Itong mga reliyon na to, itong mga grupo na to, mga mythological ito, mga fundamentalist, na pagdating sa gawain, makikita nyo talaga sa loob ng iglesia, wala kang makikitang gumagalaw-galaw, tumatayo-tayo. Tingnan nyo po ang iglesia ni Manalo. Pag pumasok kayo simbahan nila, sa loob ng simbahan na, they are very disciplined. Pero dahil hindi taglay ang Espiritu ni Kristo, pag nasa labas, hindi na disiplinado. Pero at least kahit paano sa loob, disiplinado. Pero ibang bagay ang karanasan ng Espiritu ni Kristo. Sapagkat nasaan ka man, disiplinado ka. Banal ang paraan ng pamumuhay. At kung makagawa man ng pagkakamali, itinutuwid ka ng Espiritu ni Kristo. Kaya tingnan nyo, mga mahal kong kapatid, sa mga hindi talaga nakakaunawa at hindi nagpapahalaga ng gawain. Alam ko, marami sa atin dito na pumupunta sa gawain na hindi naman mahalaga ang pakikinig. Di halos walang nauunawaan at naiintindihan. Na hindi nagdadala ng Biblia, hindi nagnunot, hindi nagtatanong, hindi nagre-review, hindi nagbubulay-bulay, hindi nananalangin. My goodness, paano nito mararanasan, mga kapatid ko? Panahon na. Nakakalungkot pa, di ka nakikinig, mas marunong ka pa. Di ka na nga nakikinig, nangangatwiran ka pa. Magsisi ka, magsisi tayo. Sabi dito, ang mga karamihang nakikinig sa mga bagay na sinasalita ni Pilipi, pagkarinig nila at pagkakita ng mga tanda na ginawa niya. Verse 7. Siguro dito ko na lang ito tatapusin sa Acts chapter 8, mga kapatid. Ayoko kayong pagurin. Sabi sa verse 7, sapagkat sa maraming may mga karumal-dumal na spirito, ay nangagsilabas sila na nangagsisigaw ng malakas na tinig at maraming lumpo at pilay ang pinagaling. So yan po ang Book of Acts. At ang paniniwala ko, mga mahal kong kapatid, mararanasan natin ulit ito. Amen. Ang kailangan lang natin gawing maghintay, makinig, magpahalaga. Sang araw, mararanasan natin ito at higit na makikita ang gawa ng Panginoon sa buhay natin. Verse 8. At nagkaroon ng malaking kagalakan sa wayang yaon. My goodness. Hindi pa po yan baptized ng Holy Spirit, ha? Hindi pa po yan baptized ng Holy Spirit. Narinig nila ang salita. Nang marinig nila ang salita, pinahalagahan nila ang salita. At ang sabi niyan, ang buong bayan ay nagtamo ng kagalakan. Verse 9, natapwat may isang tao na nangangalang Simon, na nang unang panahoy manggagaway,
Ibig sabihin niyan, yan ay magician, mga kapatid. Sa English, yan ay sorceress. At sa Gregong salita, sa pagsasalin, ay magician, nagmamahika. At sa panahon natin, marami pong mga so-called prophet and apostles sa Amerika na pinapaniwala ang malaki nilang organisasyon. Pinapaniwala na kapangyarihan ng Diyos ang kumikilos, pero ang ginagawa sa church, sa pulpito, magic. Hindi ko alam kung napapanood nyo ito sa YouTube. Merong isang kilalang Amerikanong preacher, bata pa, siguro kasing edad ko. Nagpo-proclaim na apostle prophet, yung Bible niya. Sabi doon, sino sumasampalataya? Tapos papalapitin, diba? Papalapitin ko si Father Joshua. Father Joshua, do you believe in the Lord Jesus? Do you believe in miracle? Touch my Bible. Open my Bible. Pagbukas, may $10, may goodness. Diba? At pinag-aralan, magic. At ang dami niyan, mga mahal kong kapatid, yung pagpapahaba ng paa. Diba? Sila, yung double A, si Allen, yung kasabay ni Brother Branham, na may mga kumalat na mga YouTube, sa YouTube na may nakaupo, hindi pantay yung paa kasi isinilang daw na ano, nakaganyan. Yung pala, ano lang naman. Tapos sinila, biglang, shh, tagpantay, magic din. Napapanood nyo ba yan? Tapos yung kamay, kunwari, hindi pantay. Hindi nga pantay yung kamay, hindi pala nakaalam. Tapos nung hawakan ng apostle, ng prophet, pumantay yung kamay. Eh dati naman palang pantay kasi yung kamay. Minagic lang. So parang ganito itong si Simon na manggagaway. Sabi dito, pinapahangan niya ang mga tao sa Samaria at nagsasabing siya'y isang dakila. Verse 10. At siya'y pinakikinggan ng mga tao doon. Buhat sa kaliit-liitan hanggang sa kadaki-dakilaan na sinasabi, ang taong ito ang siyang kapangyarihan ng Diyos na tinatawag na dakila. So ganun, na-deceive ang mga tao na ipinilagay nilang itong Simon na manggagaway ay taglay ang kapangyarihan ng Diyos sapagkat nanggagaway siya, nagmamahika siya. Verse 11, at siya'y pinakinggan nila sapagkat mahabang panahong pinahahangan niya sila ng kanyang mga panggagaway. Verse 12, datapwat, nang magsipaniwala sila, yung mga tao, kay Pilipi, na nangaral ng mabubuting balita tungkol sa kaharian ng Diyos at sa pangalan ni Jesucristo. Ano meron dyan? Diba? Ang itinuro ay Kingdom of God. Ang itinuro ay ang pangalan ni Jesucristo. Ano meron dyan? Yung salvation, yung bautismo, yung pagsisisi. Ang itinuro ni Evangelist Philip ay ang patungkol sa kaharian ng Diyos na kinakailangang magsisi ang mga tao, magpabautismo, kaya ano sabi dito? At sila'y nangabautismuhan. Yung mga naroon sa Samaria na mga dating naniniwala kay Simon na manggagaway nang marinig nila ang mabuting balita sa pamamagitan ng pangaral ni Pilipi, ang mga taong ito'y sumampalataya at nagpabautismo. Both mga babae at mga lalaki. Verse 13, at si Simon man ay naniwala rin. Diba? Sa English Master Mary Ann. Then Simon himself believed also. At siya'y nabautismuhan. Sabi yan, and when he was baptized, he continued with Philip. So, ang nangyari pa, naging disciple ni Evangelist Philip, si Simon. Mula nung araw na yon, sumama-sama na kay Pilipi. Tagalugin ulit natin, Sir Marian. Malapit tayong matapos, hanggang verse 19 tayo. Sabi dito, at si Simon man ay naniwala rin, at nang mabautismuhan na ay nanatili siyang kasama ni Pilipi, at nang makakita ng mga tanda at ng mga dakilang himalang ginawa niya, ay napahangas siya. Verse 14, nang mabalitaan nga, so another tag po ito, sabi sa verse 14, nang mabalitaan nga ng mga apostol na nga sa Jerusalem na tinanggap ng Samaria ang salita ng Diyos, ay isinugo nila sa kanila si Pedro at si Juan. So nakaabot po sa Jerusalem, doon sa main church, di ba? Na kung saan naroon ang mga apostol, kasi ang ipinadala nila ito si Pilipi, nangaral, isang ebanghelista, at nagbautismo siya sa pangalan ng Panginoon sa tubig. Pero sabi dito, nang marinig, nang mabalitaan
ng mga apostol kung ano ang nangyari sa Maria, ipinadala si Juan at si Pedro. Verse 15. Bakit ipinadala ang dalawang ito? Sabi sa verse 15, na nang sila'y makalusong, ay ipinanalangin nila sila upang kanilang tanggapin ang Espiritu Santo. See? Yung mga taong tumanggap na nagalak, mga mahal kong kapatid, na naniwala at sumampalataya sa pangaral ni Evangelist Philip, nagpabautismo sa pangalan ng Panginoon sa tubig, kinakailangan pang pumunta ng mga apostol sa Samaria para patungan ng kamay ang mga nagpabautismo sa tubig. At kung tatanungin natin ang mga tao sa Samaria, kailan kayo nabautismuhan ng Espiritu Santo? Noong pumunta si Pedro. Diba? Meron kang may tuturo. Meron kang katiyakan na sasabihin mo nung araw nang pumunta dito si Pedro at si Juan nang magturo sila at mangaral at nang kami kanilang ipanalangin. Tinanggap namin ang Espiritu Santo. Kaya sabi dito sa verse 15, sa verse 16, sapagkat ito'y hindi pa bumababa sa kanino man sa kanila, kundi sila'y nangabautismuhan lamang sa pangalan ng Panginoong Jesus. Nakita niyo po yung pagkakaiba, mga kapatid ko? May mga sumampalataya na nabautismuhan sa tubig sa pangalan ng Panginoon, pero hindi pa nila nararanasan ang pangako. Kaya ano yung dahilan bakit pumaroon si Juan at si Pedro? Para higit pang magturo at mangaral. Much more. Naniniwala ako na pagparoon nila Pedro, ni Juan, nag-exhort sila, nagturo sila. Di ba? Sabi ni Pedro, mga kapatid, nagagalak kami na kayong mga taga-Samaria, naniwala sa Panginoon at nagpabautismo. Nabalitaan namin mula sa Jerusalem na kayo, mga kapatid, ay nakinig kay Pilipi at kayo nabautismuhan, pero may kulang pa para sa inyo. Nalaman namin na may kulang pa at ito ang kailangan niyong maranasan. Much more. Kaya pagkatapos na magturo na Apostol Pedro, nakagaya ng pagtuturo niya sa sambayanan ni Cornelio, nang patungan niya ng kamay ang mga taong ito, tinanggap nila ang pangakong Espiritu Santo. Tingnan niyo yung pagkakasabi. English nga natin, Sir Mary Ann. For as yet he was fallen. Di ba? Naging yung Espiritu Santo, naging personal pronoun. He. Sapagkat sino yung he na yan? Si Jesus Christ. For as yet he, hindi pa siya bumababa o nananahan sa kanila na nagpabautismo sa kanyang pangalan. Only they were baptized in the name. Tingnan niyo po yung word na only. Only they were baptized sa tubig. Pero hindi pa nila nararanasang babaan, panahanan ng Espiritong ipinangako. Verse 17. Ito na, nang magkagayoy ipinatong sa kanila ang kanilang mga kamay at kanilang tinanggap ang Espiritu Santo. They laid their hands on them and they received the promise. They received the gift of the Holy Ghost. Verse 18. Nang makita nga ni Simon na sa pamamagitan ng pagpapatong ng mga kamay ng mga apostol ay ibinigay ang Espiritu Santo, ay inalok niya sila ng salapi. Verse 19, na sinasabi, bigyan naman ninyo ako ng kapangyarihang ito upang sino mang patungan ko ng aking mga kamay ay tumanggap ng Espiritu Santo. Alam natin kung ano nangyari dito. Nirebuke ni Apostol Pedro ang taong ito. Bakit? Mali ang kalagayan ng kanyang puso. Pero anong pinapakita ko dito, mga mahal kong kapatid? Nakita ni Simon na manggagaway na may kapangyarihang umiiral. Alam niya kung ano ang kapangyarihan sapagkat pinaniwala niya ang mga tao ng isang uri ng kapangyarihan na hindi
totoo. Naniwala ang buong sambayanan ng Samaria na sa pamamagitan ng kanyang mga ginagawa at ganito ang nangyayari sa denomination ngayon. Makikita na natin dito ang dalawang uri ng kapangyarihan. Kapangyarihan na diverted, kapangyarihan na panlinlang at pandaya na napapaniwala ang maraming mga tao. At kapangyarihan din naman na ginusto ni Simon na anupat lahat ng kanyang kinita marahil sa kanyang panggagaway. Ano sabi ng Biblia? Halos lahat ng salapi ng mga taga-Samaria napunta sa kanya. Diba? Humanga kasi sila. Ibinibigay nila ang mga bagay na meron sila kay Simon ng manggagaway. Kaalam niyo po ba, mga mahal kong kapatid, kung babasahin natin ang buong mga talata diyan, nang tumanggap ang mga taong ito sa Panginoon at namabautismohan sila ng Espiritu Santo, lahat ng pag-aari nilang mga binili nila mula kay Simon, yung mga mahika nila, yung mga libro at kung ano-ano, nang sinunog! Nang sunugin lahat ng meron sa kanila na galing kay Simon ng manggagaway sa maling paniniwala, sabi sa kasaysayan, sa pagtatala, worth $1 billion kung sa panahon natin ikukumpara ang kanilang sinunog. Naunawaan nila na mali ang kanilang tinanggap dati. Kaya mga mahal kong kapatid, sana maranasan natin at matiyak natin ang kapangyarihang ito ng Panginoon na kikilos at gagawa sa kanyang iglesia at sa bawat isa sa atin. So, hindi ko po tatapusin to. Hindi tayo magtutuloy. Dahil yung oras natin ay kulang na, mga kapatid. So, meron ako ditong meron tayong naiwan na marami pang slide, mga kapatid. Ating palakpakan ang ating Panginoon. Tayong lahat ay magsitayo sa oras na ito. Sino sa atin dito ang gustong matiyak na matanggap ang kaloob na ito? Makinig kayo, mga kapatid. Paniwalaan niyo. Huwag niyong pag-alinlanganan. Sapagkat sa oras na itakda ng Panginoon na iparanas ito sa atin, mararanasan natin ito. Hallelujah. Hindi pa tayo tapos, kaya hindi pa much more pa ang kinakailangan nating malaman, marinig. Dalangin ko na habang tayo nag-aaral ang salita ng Panginoon ay siyang magbigay ng unawa sa atin, mga kapatid. Tayo manalangin sa oras na ito. Hallelujah. Dakilang Diyos, aming Panginoong Jesus, Lord, salamat sa mga salita mong aming napag-aralan, na aming napakinggan sa gabing ito. Salamat po sa mga salita mong ipinapahayag na kung saan nais mong likhaan ang aming mga puso, una ng pananampalataya. Nais mo na matuto kami, malaman namin ang mga bagay na iyong ipinahayag. Nanupad, Panginoong Diyos, habang ang mga salita mo ay aming pinag-aaralan at napapakinggan, ay magawa ng bawat isa sa amin na matiyak ito, Panginoon. Hallelujah. Magsiyasat po ang bawat isa sa amin na magagawa ng bawat isa na dumulog sa panalangin sa iyo. Magagawang pahalagahan, Panginoong Diyos, ang iyong salita na hindi lamang pumarito po sa gawain, sa pagtitipong ito para dumalo, kundi magiging mahalaga sa bawat isa. At nawa, Lord, mula sa araw na ito, kung hindi man namin nagawa ito at hindi nagawa ng aking mga kapatid ang higit na pagpapahalaga sa iyong salita, nawa sa araw na ito ay mayroong pagpukaw na ginawa ka sa mga hinirang mo sa dakong ito, Panginoon.
Dalangin ko na higit na pagpapahalaga ang gawin ng bawat isa sa amin sa iyong salita. Lalong-lalo na na napakinggan namin na ang katiyakan ng pangako, hallelujah, ang katiyakan ng kaloob ng Espiritu Santo, ng kapangyarihang iiral at magmamanifest sa buhay ng mga sumasampalataya, ay mararanasan ng mga taong nakikinig, Panginoong Diyos. Mararanasan ng mga taong nagpapahalaga sa iyong salita. Na kung hindi man maunawaan, hallelujah, ay magagawang dumulog at magtanong. Magagawang lumapit sa iyo o kaya sa mga lingkod mo, Panginoon, upang higit itong maunawaan at maranasan. Lord, tulungan mo ang bawat isa amin. Nawa, O Diyos, kung paano ang pagdulog na aking ginagawa ay gayon ang magawa at maranasan ng aking mga kapatid. Na kung saan, sa kanilang mga puso ay merong kauhawan, Panginoong Diyos. Merong paghahanap ng totoong kapangyarihan. Hallelujah. Totoong kaluwalhatian na mababadya at makikita sa buhay ng bawat isa. Lord, sa iyo ko po ay pinagkakatiwala ang aking mga kapatid. Sa iyo ko po ay pinagkakatiwala ang gawain sa dakong ito. Ang aking buhay ay patuloy ko pinagkakatiwala sa iyo, ang aking mga kapatid sa dakong ito, ang mga kapatiran, Lord, sa iba't ibang dako. Umaasa lamang kami sa iyo, Panginoon, at nagre-rely lamang kami sa sinabi mo, sa mga nababasa namin sa iyong salita. At nais namin, Panginoon, na kung ano ang aming nabasa, ay ito ang aming mapaniwalaan, ito ang aming masampalatayanan, at ito ang aming maranasan sa mga huling araw na ito. Lord, napakaraming pangako na iyong sinabi, napakarami po ng mga naitala na iyong itinuro at ipinangusap, na isa sa mga sinabi mo, Panginoon, na naitala sa banal na kasulatan, ang sumampalataya at pabautismuhan ay maliligtas. Tatapwat, ang hindi sumasampalataya ay mapapahamak. At ang mga tandang ito ay susunod, makikita sa mga taong sumasampalataya. Panginoon, totoo ito. Ito ay naitala sa kasulatan. Ang Book of Acts, Panginoon, sa pagpapasimula ng iyong iglesia. Nabasa namin, nakita namin, in the Book of Acts, chapter 2, Lord, nagkaroon ng natural manifestation, natural demonstration ng iyong kapangyarihan. There is a mighty rushing wind, Lord, na kung saan naitala na ito ang nangyari at naganap nung araw na yon. Dalangin ko, kung luloobin mo, Panginoon, at kung itong kalooban mo, maranasan nawa namin. Kung hindi man, kung ibang kaparaanan man ang gagawin mo, Panginoong Diyos, mangyari ito. Hindi namin alam kung paano po ang paggawang gagawin mo, pero isang bagay ang aming nalalaman at inaasahan, gagawa ka, Panginoon. Sapagkat ito ang ipinahayag mo, ito ang sinabi mo, na sa mga huling araw, Panginoong Diyos, muling masasaksihan ang kapangyarihan mong gagawa. Na ano pat mararanasan ito ng lahat ng mga sumasampalataya, Panginoon. Kaya naman, ang aming pananampalataya ay aangat na aangat, hallelujah. Nasabi ng propeta, ang healing, ang sign and wonders, ang miracle ay magiging common na lamang, magiging ordinary na lamang. At tataas ang pananampalataya namin hanggang sumabot namin ang rapturing faith, Lord, na kaya na naming magbago mula sa physical na kalagayan. Nakagaya na sinabi ng propeta, Panginoon, sa panahon niya at kahit sa panahon namin, paano mararanasan ang rapturing faith? Paano mararanasan ang body change na ultimo sakit lamang sangipin, sakit sa tiyan ay hindi namin magawang sampalatayanan ng iyong kapangyarihan, ng iyong salita, at hindi namin tumakita, Panginoon, ano pa kaya ang pagbabago ng aming mga katawan na mula sa mortal na kalagayan, sa corrupt na kalagayan, ay magbabago ito patungo sa walang kasiraan, Panginoon, patungo sa kaluwalhatian. Kung kaya naman, Panginoon, sa gabing ito, taglay namin ang pag-asa sa iyong salita, na alam namin, Panginoong Diyos, isa sa mga araw na ito bago ang iyong pagbabalik, may mga lingkod ka, may mga totoong lingkod mo na inihanda mo, Panginoon, na pinili mo, nagaganap ulit nito, Panginoong Diyos, na ano pat makikita, masasaksihan ang iyong kapangyarihan.
At hindi lamang ang mga lingkod mo, ang mga apostles, prophet, ibang evangelist, pastor, and teachers ang makakaranas nito. Kundi kahit man ang mga ordinaryong mananampalataya, babae, lalaki, mga binata, dalaga, tatay at nanay, Panginoong Diyos. Na kung mauulit man ang pagpapatong ng kamay sa mga huling araw na ito, so be it, Lord. Hallelujah. Upang mag-manifest, matiyak ng bawat isa na magagawa namin tumayo, Panginoong Diyos, sa merong kumpiyansa, confidence, Lord, na alam namin, naranasan namin ito. At iingatan namin ito, hallelujah, na kung dumating man ang squeezing time, ang pagliliglig, hallelujah, masaya namin nga harapin ang mga hamon, ang mga pagsubok na ito. Taglay ang kasiyahan, hallelujah, ang kapanatagan, ang kapayapaan, katiwasayan ng aming puso, sapagkat tinanggap namin ang dakilang pangako, hallelujah, the great exceeding power na yung ipinangako para sa mga sumasampalataya sa iyo. Lord, salamat. We need much more, Lord. We need much more, Lord Jesus. At ikaw nawa ang patuloy na magbukas na iyong salita. Panginoon, salamat. Ipinapalagay ko ang aking sarili na kagaya ng mga disipulong naghihintay, Panginoon. Bagamat nakakapangaral lang ako, nakakapagturo, at ganito ang nangyari, Panginoon, sa iyong mga lingkod. Inutusan mo na sila dati, dala-dalawa, paris-paris, na humayo, na nagturo, na nagpagaling. Pero ibang bagay, Panginoon, nang maganap ang Day of Pentecost. Ito'y maikli lamang na panahon ng pagkilos mo. At alam namin, bago ang pag-agaw, mayroong maikling pagkilos mo ulit na magaganap sa iyong iglesia. At kung paanong nasaksihan ang iyong kapangyarihan, Panginoong Diyos, ay gayon namin ito masasaksihan sa mga huling araw na ito. Lord, maraming salamat sa iyong salita. And we need much more, Lord Jesus. We need much more, Lord. Hallelujah. We need much more, Lord, sa iyong mga salita. Ikaw pang patuloy na magturo, magpahayag, at magpaunawa sa bawat isa amin. At hayaan na naghihintay kami sa pangakong ito. Great promises na mula sa iyo, Panginoong Diyos. Lord, maraming salamat sa pagpapatuloy ng paksang ito, Panginoon, habang kami ay nag-aaral. Ikaw na ang patuloy na gumiya at mangunas sa amin. At kung luloobin mo sa mga susunod na pagtatalakay, ay maranasan namin ito. So be it, Lord Jesus. Nais namin magkaroon ng higit pang katiyakan, full assurance of faith, Lord, sa mga huling araw na ito. Panginoon, maraming salamat. We give you praise, Lord. We give you honor. At ang lahat ng ito'y aming dalangin, sa mo pasalamat, hinihiling sa iyong dakilang pangalan, aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. And amen. Ating palakpakan ng ating Panginoon, mga kapatid.